Serve Jesus, my God. Wake up call for all believers. Ano ito? Ngunit sinabi ng Diyos sa kanya, ikaw na mangmang sa gabing ito ay hihingi na sa iyo ang iyong kaluluwa. Bangon. Huwag kang mamangha rito sapagkat ang oras ay darating na kung kailan ay maririnig ng lahat ng nasa libingan ang kanyang tinig. Pakinggan mo ako. Ako'y namuhay na talagang mabuti. Wala akong pinagkaiba sa kanino man. Ang lahat ay nakatala, susunod. Gaya ng nasusulat. Walang matuwid. Wala, wala ni isa. Ang tao ay nakatakdang mamatay isang beses at pagkatapos nito ay paghuhukom. Ang mamamatay sa atin ay ang katawang lupa natin at ang kaluluwa na nasa loob mo ay hinding-hindi mamamatay at ito ang huhusgahan ng Diyos. At nakita ko ang mga namatay, tanyag at hindi, na nakatayo sa harap ng trono. Binuksan ang mga aklat, pati na ang aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. At ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa nila na nakasulat sa mga aklat na iyon. Buksan ang aklat ng buhay. Wala po ang kanyang pangalan, Panginoon. At ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itatapon sa lawang apoy. Bubuhayin ang marami sa mga namatay na. Ang iba sa kanila ay tatanggap ng buhay na walang hanggan, pero ang iba ay isusumpa at ilalagay sa kahihiyang walang hanggan. Hindi dapat ito mangyari sa atin, mga kapatid. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawain binigay sa inyo ng Panginoon. Dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Kaya nga, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas na maglingkod sa Kanya. Dahil itinuring niya akong mapagkakatiwalaan, kaya nga pinili niya akong maglingkod sa Kanya. If anyone serves me, he must follow me, and where I am, there will be my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him. Ang sinumang gusto maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At kung nasaan ako, naroon din dapat siya. Ang sino man naglilingkod sa akin ay paparangalan ng Ama. Sumunod sa ating Diyos. You shall walk after the Lord your God and fear Him, and keep His commandments and obey His voice. You shall serve Him and hold fast to Him.
brethren. What is the Lord's last message to you? Galatians 5:13. You are called to freedom only. Do not turn your freedom into an opportunity for the flesh, but through love serve one another. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan nyo para pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sa halip, magmahalan kayo at magtulungan. Tandaan mga kapatid, the Lord makes firm the step of the one who delights in Him. Though he may stumble, he will not fall, for the Lord upholds him with His hand. Ginagabayan ng Panginoon ang bawat hakbang ng taong matuwid na ang buhay ay nakakalugod sa Kanya. Matisod man siya, hindi siya mabubuwal dahil hinahawakan siya ng Panginoon. It is the time to give your life to Jesus. Train yourself, stay in church, grow and be mature, and be used by God. Because this is what He really wants you to do. Serve Him. Ito na ang oras para ibigay mo ang buhay mo kay Jesus. Magpakatalino ka, manatili sa simbahan, magpakalago ka, at tumanda sa pananampalataya, at magpagamit ka sa Diyos. Pagsilbihan mo siya, magbasa ng Biblia araw-araw, mag-memorize ng mga verses. God bless you all.